Hi mga ka-traps! Na-miss ko na lang mag-vlog. 6 days na naman ako hindi nakapag-vlog at na-busy ako dito kakaayos sa aking tindahan dahil nagpalit ako na nalagyan ng aking mga paninda at na-busy talaga ako ng bonggang-bonggang-bonggang. Hindi na ako natapos kakaayos dito at saka nagsasabay-sabay kasi yung mga bumibili at yung pag-aayos ko kaya hindi talaga ako natatapos. At ngayon, medyo natapos na ako dito sa pag-aayos at pasensya na kung makikita nyo yung bungi-bungi ko mga paninda dahil hindi pa dumadating yung deliver ko na malengke ako ngayong araw, Wednesday, at kinabukasan na darating yung deliver ko. At kung gusto nyo malaman mga ka-intreps kung ano ba yung kinabisi ako ng 6 days, hindi madaling mag-linis-linis lalo na kapag nagsasabay-sabay yung mga customer mo. Lalo na ako dahil hindi lang naman sari-sari store ang meron talaga ako. I mean, hindi lang naman yung mga paninda ang meron ako. May print ako, may laminate ako. Ayan, kaya talagang nabibisi talaga ako. Hindi talaga kinakaya ng aking muscles. Hindi talaga na kaya ng aking katawan na i-push araw-araw yung paglilinis. Yung gusto mong matapos na yung paglilinis mo sa loob ng isa or dalawang araw kasi hindi talaga kaya. At ayun na nga mga ka-intreps, yan, medyo magulo talaga yung tindahan ko ngayon. Dahil kung mapapansin niyo, tinanggal ko na yung divider ko dyan dahil inanay siya. At kailangan ko na siyang tanggalin dahil nagkakalat na talaga yung anay. At nakakaterwi siya na talaga. At ayun nga, bumili ako sa online, sa FB Market ng shelves. 5 layers yan, worth 3,400, double frame na siya. Yan. Malaki naman siya at marami siyang malalagay. Yung ref ko, nilipat ko na dun ulit sa likod. Kasi hinilera ko na dyan yung bago kong shelves. At bala ko dito sa gitna, di ko na siya lalagyan. Daanan lang siya para maluwag. At yung kulay blue, ayan, yung kulay blue, nagpagawa ako dyan para maging sabitan siya. Ayan. Yung etong hard duplex, ano siya, ganyan. Harang lang siya para hindi kita yung hagdanan ko sa likod. Tapos nilagyan ko lang ng cortina na green. Siguro pag nasira yung hard duplex ko, bubuuhin ko na yung cortina ko dyan. At ayan yung mga paninda ko. Nilagay ko lang sa box. Ayan yung soft drinks ko nasa lapag kasi nilipat ko nga yung ref ko. Ayan, kailangan ko siyang ilabas. Tapos punta naman tayo dito sa likod. Ayan, kaya ganyan yung sahig niyan mga ka-intreps dahil nag-semento ako dito sa aking CR at lababo. Ayan. Ito yung mga napamili ko, grabe. Kalat-kalat, sobra. Kawawa na naman yung katawan ko neto. Ayan, daming box. Hindi ko pa siya na... hindi ko pa siya naayos dahil nga nag-ayos nga ako. Ayan. At nandiyan yung iba kong paninda. At eto kapag... paharap doon sa labas. Ito yung itsura niya. O, diba? Ang luwag niya na. Hindi na siya katulad dati na ang sikip-sikip. Ayan. Ito na mga ka-intreps yung tindahan ko ngayon after kung mag-iba yung stante ko dyan. Ayan. Ito na siya ngayon. Tinanggal ko na yung stante ko dyan dahil inanay siya. So, kailangan ko na siyang palitan. Ayan. Ito na siya ngayon. Hindi ko pa naiilalagay yung iba dyan kasi hindi pa dumarating yung deliver ko. Ang tawag na ito, mga ka-intreps, dito sa lagayan na to ay galvanized storage unit. Ang presyo niya, nabili ko siya ng 1,200. Ilalagay ko na lang dito sa taas yung pinagbilhan ko. Ayan. Ganyan siya. 5 layers na siya. Mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng alambre para suporta dito sa aking mga alak. Para... kahit magalaw siya, hindi siya malalaglag. Ayan.
Diyan ko na nilipat yung sabon ko. Nilagay ko dyan yung sabon, mga pulbo, tapos sa baba, yung mga napkin, tapos diapers. Kasi etong nabili ko ay light duty lang siya. Hindi siya yung pwedeng marami yung mailalagay mo. Kasi, ano, nakikita nyo ba, gumagalaw-galaw. Ayan. Ayan yung tag 1,200 na nabili ko. Ayan. Tapos, yung sa ilalim niya, nilagyan ko lang ng kung ano-ano para hindi naman sayang yung space. Ayan. Tapos, nilagyan ko din dyan sa ilalim nung yung asukal ko, yung asukal, yung toyo at suka. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kabila. Yan. Etong lalagyan na to ay mas mahal ko siyang nabili. Ay nga pala, eto single frame, eto double frame. Kaya double siya kasi mas makapal siya. Yan, ganyan siya sa loob. Yan. Nabili ko to sa Facebook page din ng 3,200. Ayan. Malaki to. Parang ang size niya ay 40 by 120. Ganun siya. Nabili ko siya ng 3,200. And 5 layers na rin siya. Yun yung ang kinaganda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 layers. So, marami kang mailalagay. Maganda sa kanya, matibay siya. Hindi siya katulad netong isa na pag ginalan na sangga mo ay gumagalaw-galaw na. Ito, itong ano na to, itim na to ay hindi. Yan. Madami rin ako na ilagay dyan. Pasensya na akong medyo bungay-bungay dahil hindi pa dumarating yung deliver ko. Ayan siya. Yan. Ito ang capacity pwede mong mailagay dito ay 90 kilos. Yung isa, 30 kilos per layer. Ayan. Diyan ko nilagay sa taas yung tubig, situ, tapos yung Alaska. Tapos pagdating naman dito, yung toyo. Oo, tama. Toyo, ketchup, tapos yung mga delata. Delatang bungi-bungi. Tapos sa ibaba naman niya, dito ko nilagay yung mga Downy, sabon. Ayan. Diyan ko siya nilagay. Sa ilalim naman ang mga sabon ay makikita nyo yung school supplies at saka yung mga Zone Rocks. Napakaraming Zone Rocks. Dahil nagkakaubusan lagi ng Zone Rocks. Tapos powder ulit. Tapos sa ilalim ay mga papel ulit. Tapos tissue. Tapos school supplies ulit. School supplies. Tapos, ito sa ilalim. Ito yung lagayan ko ng mga pansit canton. Diyan. Tapos, dito sa ilalim, nilagay ko yung mga alak ko para hindi siya masangga-sangga. Tsaka para mas safe siya diyan sa baba. Yan. Nilagay ko sa kabila yung hinebra. Ayan. Tapos, eto, dyan lang siya sa sahig. Ayan. Ayan lang naman ang update ko. Ay, ayun pa pala. Yung sa taas, pinalagyan ko lang yan ang bakal. Tapos, may alambre lang na sabitan. Tapos, dyan ko sinabit yung mga kape, gatas, at saka yung mga tang. Dyan ko lang siya sinabit. Para mas makita siya ng customer sa labas, dyan ko siya nilagay. Dami pa talagang wala kasi hindi pa dumarating yung deliver ko. Tapos eto, bungi-bungi pa nga ulit. Tapos yung ayun ulit, nilagay ko dyan. Yung stante na yan, dyan ko ulit nilagay. Tapos meron dito sa gilid na to, dito sa may lagayan ko ng puro delata dati. Iniwan ko lang dyan yung mga sardinas. Tapos naglagay ako ng mga pouch dyan.
para mas madali ko silang makuha. Kasi ito naman talaga yung mga fast moving. Pansin nyo naman, bungi na. Tapos sa taas niya, dyan ko nilagay yung mga candies. At, ayan. Ito, alam ko, nakita nyo na to eh. Ayan. Dyan siya. Yung chichir ko, nandyan pa rin. Tapos, yan. Yung bigas ko, ganyan pa rin naman yung itsura niya. Ang tanging iniba ko lang naman ay yung pwesto ng ibang delata, etong lagay ng candies, at yung stante na yan na binali ko lang ulit sa dati niyang pwesto. Tapos yung mga gatas na yan, iniligay ko lang siya dyan. Nilagyan ko lang ng sabitan. Tapos, tinanggal ko yung dati kong stante dyan na kahoy. Pinalitan ko lang ng puro bakal. Ayan. Ayan. Medyo maayos na siya. At saka medyo maluwag talaga siya compare mo nung dati. Ayan. Maganda siya pag nakita nyo in person. Pero pag sa camera, parang hindi siya ganun kaganda. Ayan. Medyo marami pa talagang kulang. Ayan. Parang ang liit ng laman ng tindahan ko. Tapos yung eto na nakasabit doon sa gilid ay isinabit ko lang dito sa silver kong stante para mas madali ko siyang makuha. Ayan, nandito yung mga shampoo sa unahan. Yung sa likod naman, nandiyan yung lahat ng conditioner. Tapos, eto, pinagsabit-sabit ko lang dyan. Nilagyan ko lang yan ng scotch tape. Ayan. Ni scotch tape ko lang yan para makita agad. Ayan siya. Ganyan siya. Ayan. Etong hard deflex na to, galing to dun sa stunting tinanggal ko dati. Pero, kinabit ko lang siya kasi hindi naman siya inaanay. Binaliktad ko lang siya. Buti na lang, maayos-ayos pa. Nagkabutas-butas na nga lang dahil sa pako. Ayan. Yan lang naman ang update ko sa inyo mga ka-entraps. Kaya medyo tagal ko na namang hindi nakapag-vlog kasi nabibisi nga kasi ako. Ayan siya. Nilagyan ko lang pala ng tawag dyan, cortina para hindi makita yung loob ng kusina ko. May sabihin nila, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo na ng kusina ko. Hindi mo lang magligpit ng babaeng ko. Tureng! Ayan. Pag nandito ako, ganyan na siya. O, diba? Malaki na siya. Hindi na katulad dati. Ganyan na yung itsura niya pag yung tingin ko ay palabas na. Ayan na siya. Ganyan. Alam niyo ba mga ka-interrupt, sobrang tagal kong na-assemble tong ano na to, storage na to, lagayan na yan. Dahil ang dami niyang tornilyo, kaloka. Ayan. May tornilyo na siya dito. May tornilyo pa siya sa gilid. Tapos may pa triangle pa siya. Yan. Para lang suporta dito sa gitna tsaka sa baba. Yan. Meron siyang napakaraming tornilyo. Talagang matatagalan ka. Parang hindi na ako ulit bumili ng ganyan kasi ang tagal i-assemble. Tsaka light duty lang siya. Unlike dun sa nabili ko na isa. Ang kinaganda naman dito, dahil napakadali niyang i-assemble at ilalagay mo lang dito, ipapatong mo lang to eto. Eto yung pinaka suporta netong bawat layer. Yung eto, tsaka yung etong gilid. Dahil ipapasok mo lang siya. Yan. Papasok mo lang siya dito sa gilid. Kailangan pababa yung maliit dahil dito mo sa malaki ipapasok yung eto. Para siyang tornilyo na maliit. Ipapasok mo lang siya. Napakadaling i-assemble lang. Wala pang 30 minutes tapos nyo na gawin to. Tapos eto ay ano to? Ang tawag dito? Basa pa. Eto ano to? Laminated na plywood. Yan. Laminated wood. Ang maganda rin dito ay medyo makapal yung plywood niya. Talagang maganda siya para lagyan ng mabibigat na paninda. I mean, yung mga katulad ng, huwag pala natin sasabihin mabibigat na paninda.
yung mga katulad na lang ng delata, katulad na lang ng mga tawag dyan, bote, yung mga ganyan. Yun yung magandang ilagay dito sa atin. Okay po, mag-shoutout po tayo ngayon. Shoutout po kay Spherical Bunny, kay Love Papa Rolly from Bacoor, Cavite. Thank you po sa panonood. At ang dami niyang comments, pero hindi ba ako nakapag-reply. At kay Miss Christine Canovas, kay Tito Greg and Auntie Lisa Valdres, kay Sir Joey Lapis, kay Sir Efren Ganotti C. Jr. at kay Miss Jennifer Versola Bacanay, thank you po. Tapos kay Miss Lori Dieza Tampos, and lastly kay Miss Pamela Faye ng Taga Cebu. Maraming salamat po sa panunood.